Hello everyone! Gusto mo bang magnegosyo at ikaw ay maraming plano? Gusto mo bang kahit small business ay masimulan mo na? Pwede mong panoorin ang aking interview sa isang resource person. Sabi ko, baka pwede kang makapagbigay ng advice, lalo na sa mga millennials na gustong magnegosyo. Panoorin ang aking interview. Watch this. Good evening, Sir Argel. I'm Brother Bear. Hello. Welcome to my vlog. Okay, itatanong ko lang po sa inyo yung mga, sa panahon ngayon yung mga millennials, ano kayo mga bagay na small businesses na pwede nilang i-open sa panahon ngayon? Ngayon kasi, depende talaga sa kanilang mga hilig, no? Saka depende din sa kanilang expertise. Kasi minsan, nagbabandwagon lang, parang gusto lang nila sumama pag may nakita sila, uy, boom yung gandong business, or boom yung ganyang business, without knowing kung bagay pa sa kanila. Mm-hmm. So, with regards to kung ano yung bagay na business or magandang business for them, mas okay siguro mag-research muna. Mm-hmm. So, yung mga, let's say, kung franchise ba yan, okay, or gawa sila ng sarili ng product, or meron din pwede na online business, di ba? Yung mga magtitinda ng online, like sa Instagram, yung mga uso for millennials. So, maganda, try sila muna. And expect to fail, kasi minsan takot yung tao na nag-fail yung business. Pero it's part of the process. Kasi hindi naman natin mapupuntahan yung success or any form of improvement sa buhay kung hindi tayo nag-fail along the way. So, dun sa nabanggit niyo pong online business, tingin niyo po ba ilang porsyento ang pwede mag-fail doon ang isang nag-i-start pa lang? Actually, na negosyante or entrepreneur. In any business naman, malaki talaga yung chance of failing. Kasi parang at least the first 5 years, kung saan po tayo nagtayo ng business, makakalahati or less than kalahati na lang ang nagiging successful. So talagang kailangan, alam din nila yung risk of going into business, and dapat handa sila or na-manage na nila yung risk na ito. Dapat ba mag-take sila ng mga seminars muna bago magsimula? Kasi may mga tao, tulad ko, lumaki ako sa mga parents ko, nagbi-business talaga sila. Ako lang talaga na iba nung napasok ako sa radio, kaya hindi ako nag-business. Pero until now, may business sila. Kaya medyo alam ko kung paano tumakbo ang isang yung business na pinapatakbo nila. Pero yung mga walang experience na gusto mag-start, tingin nyo ba require sila na mag-take malangkad seminar or mag-aral pa sila? Yes, yeah, so actually important din talaga yung preparation. Hmm. Kasi minsan may mga free na seminar or free orientation, yes, na pwede silang attendan. Tsaka ano din siya eh, kung talaga seryoso sila, committed sila, may mga seminars na paid na talagang ipe-prepare ka nila. Kasi one way of learning then is to learn from the other's experience. Mm-hmm. So, kung nagawa, para hindi na nila gawin yung mga mistake, yung mga nagtagumpay dun sa line na yun. So, tama, maganda mag-research maigi, and kung may seminar, mag-seminar. At ganito, parang ganito, mag-interview ng, yes, mga taong nandun na sa gusto nilang punta. Yes. Kayo, sir, ano po mga businesses ngayon ang meron kayo? Maliban po as financial advisor, na nag-guest na rin sa iba-ibang mga station or may mga speeches na rin kang ginagawa. Diba? Ano, may iba business na po ba kayong yung sa ngayon, aside from financial advising, more on, mas trip ko kasi or mas gusto ko yung passive investing na ako yung nagpopondo for mga, kunyari mga farmer. So pwede silang, kaya kailangan nilang patanim, okay, kaya silang pondo, so pwede ako mag, parang okay, funding ang ginagawa. So yung if fund mo sila, sir, halimbawa sa province sila, yes, so yung fund galing sa inyo, uutangin sa inyo, or kayo mag-start, no? Paano ibig sabihin? Parang ako yung mag-start, tapos kung aning anihin, so split profit, kasi sila naman yung tanim doon, sila yung money, sila yung nagbenta. Okay, so pwedeng maging itry ito ng mga viewers natin, yung ganong business. Oo, so depende talaga sa kung ano yung babagay sa inyo. So, kasi may iba talagang gusto magbenta or talagang nakaka
motivate sila na magbenta ng mga product. Mm. Iba naman, eh, gusto nagsasalita or pwede rin silang gumawa ng libro nila or mag-vlog. May business din doon. Yes. And then, pwede din yung mga nasa background lang. So, talagang nag-i-invest lang, pupondohan nila or magpapautang. So, ang business or gel, eh, hindi ibig sabihin magtitinda ka, eh, di ba? Mm. Kahit yung service mo, pwede mong gamitin yun. Eh. Kung nag-host ka. Kasi ako minsan nag-host sa mga iba-ibang event. Yes. Tulad nyo na may mga pinupuntahan kayong seminars, nagsasalita kayo doon. So, yun, maging part na naman, as business mo na yun. Yes. So, ang talagang number one advice is to try out. Kasi kung puro sila research, diba, puro research, puro tignan ko yung ganyan, attend ako seminar, tapos walang execution, walang action, wala din mangyayari. So, hindi rin nila malalaman kung ano ba talaga yung bagay sa kanila. So, it's part of the risk na pag-business. Kasi, kung walang risk, parang wala rin sila makuha ang return. So, sila sa comfortable. Ang isa pong problema dyan, yung puhunan nila, di ba? Hindi ka naman makakapag-start nang wala ka man lang puhunan. So, kailangan ba talagang umutang? Yung sa utang naman, depende din sa estado ng finances nila. Kasi minsan, masyado lang silang na-excite na gusto lang nilang umutang for the sake na matry na nila. Pero yung success rate or yung projection nila ng kita nila, hindi pala tutugma doon. So, kailangan meron din silang safety net. So, hindi dapat mag-business kung walang safety net. Na, safety net? When you say safety net, ano pong ibig sabihin? Yung safety net ng finances nila. Na kapag hindi ba sila kumita ng gantong amount, kaya pa rin nilang bayaran yung utang na inutang nila. So, kailangan matalino din tayo or wise tayo na o kahit na mag-fail tayo, alam natin hindi mapapektuhan yung mga pang-needs natin sa araw. Okay, yun, maiksing interview lang ito pero marami na tayo natutuhan. So ano po yung inyong final message sa ating mga viewers, Sir Argel? Ayun, so sa viewers to, kailangan nyo mag-try. So huwag tayo ma-stop sa kung saan tayo komportable. Kasi kung yun lang din yung ginagawa natin, yun at yun lang din yung makukuha natin. So kung gusto natin mag-increase or tumaas yung ating kita or magkaroon ng ibang pagkukuhanan ng ating income, kailangan natin umalis sa ating comfort zone at mag-try at huwag matakot mag-fail. Yun talaga yung number one. Huwag matakot mag-fail. Parte yun ng learning process natin. Sir Argel, maraming salamat. Sana ma-invite kita sa... Kasi I have my Facebook Live program sa 3 Facebook pages ko. Okay. Baka ma-invite kita doon na live kung may time po kayo, Sir Argel. Thank you so much. At yan ang kanyang mga nasabi. At sana kung ikaw ay plano mong magnegosyo habang may tumataas-taas dito. Ano yan, oy, ha? Nagsasara na po kasi ng tindahan. At saka si Jonaline, kaway ka naman sa vlog ko, Jonaline. Yeah, isa sa mga OJTians ng La Verdad Christian College, Caloocan. At yun, ha? Kung ikaw ay may plano magnegosyo, simulan mo muna sa ganun. Simulan mo muna sa may goal ka. Simulan mo muna sa maayos sa pagpaplano para... Kasi hindi ka naman tatama kung wala kang target, di ba? And don't forget to follow me sa Instagram, sa IGTV. That is, this is Brother Bear. Sa YouTube, ang aking mga vlogs din doon, sa Bro Bear Vlogs. Maraming salamat. Bye!